Magandang araw, CCFM. Ako po si Gio Perez from Big Ministry. At kasama ko po ngayon ang isa sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Bong Saking, para sagutin ang ilan dating sa mga katanungan para sa Sunday Fast Track. Magandang araw po, Pastor Bong. Para po sa ating unang katanungan, may pag-asa po ba magbago ang isang taong matigas ang puso? Ayan, nako, napakagandang tanong yan, Gia, no? Pero itong dapat maintindihan, si Paul, matigas din ang puso niya nung una eh. Sa katunayan, ano nga siya eh, parang, what do you call this, talagang terrorist, no? Religious terrorist. And yet, by God's mercy and grace, inabot pa rin siya ng Diyos. Kaya minsan, papaintulot ng Diyos ang kanyang judgment, natitigas ang puso, pero hangad pa rin ng Diyos na itong judgment na ito ay magbigay ng, tulad ng sinabi niya sa Israel, sila ang mainggit naman sa mga Gentile Christians, no? Para sila'y makalapit sa Panginoon Diyos. So hanggat buhay ka, may pag-asa ka pa. Pero kung wala na, baka yun ay naging paghuhatol na rin ng Diyos sa iyong katigasan ng ulo. Kaya, sorry na lang. Salamat po, Pastor Bong. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, paano po natin maipapaliwanag ang sitwasyon na kung kailan natin isinuko ang buhay natin sa Diyos at saka naman po nagkaroon ng sunod-sunod na pagsubok? Ako, totoo yan. Kasi alam niyo, noong una, yung mga pagsubok, bisan una, test din ng faith natin yan eh. Kung talagang, para malaman natin, totoo ba talaga tayo, na si Jesus yung ating Panginoon, na nagtitiwala tayo that He will not allow anything to happen na hindi mabuti sa atin. Diba? Kasi all things work for good for those who love Him eh. So kung nangyari yan, then may maganda siyang plano. Diba? And it's for our good. Yan. Pangalawa, si Satan din, talaga he is on the attack. Sabi niya, be of sober spirit. Sabi niya, because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. And alam niyo po yung context na yon, suffering. And kaya ho, yun pong bagay ng suffering, isang realidad yan sa Christianity na nagpapatibay sa atin. Kaya kailangan natin yung katawan ni Kristo. We cannot do it on our own. Hindi tayo pwedeng tayo lang mag-isa. Kaya we need to understand na kasama natin yung katawan ni Jesus Christ. And we carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Salamat, Pastor Bong, sa pagbibigay linaw sa ating katanungan. At para naman po sa ating huling katanungan, ang dakilang kapangyarihan po ba talaga ng Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan at kalayaan sa buhay? Itong tanong mo, napaka-importante. No? Kasi ano ba problema natin? Ang problema natin ay kasalanan. Ano ibig sabihin ng kasalanan? Pagkahiwalay sa Diyos. Nahiwalay tayo sa Diyos kasi tayo ang umaangkin ng pagiging Diyos at ayaw natin ng Diyos. So we are at war with God. And obviously, if we are at war with God, wala tayong kapayapaan. At ang masama pa, we are slave to sin. Wala tayong kalayaan. So, sino makakapagligtas sa atin? So, since God is the real God, at tayo mga rebels, the only way for us na makalaya ulit is to surrender ourselves to the real God. At kapag tayo na at peace with God, yan sabi ni Paul, we are justified as if we have not sinned. Bating-bati na tayo, sabi ni Lord. At kung bati ka na, wala ka ng karoon ka ng kapayapaan, wala ka ng kaaway. Di ba? Ngayon, paano yung kaaway mong demonyo? Walang problema, kaaway ni God yun. Hindi mo na kaaway kasi si Lord na bahala sa kanya. Basta ikaw, kampi mo na si God. And if God is for us, who can be against us? Kaya ang laya natin, and napalaya rin tayo sa kasalanan, kasi ang Diyos na ang ating amo, hindi na yung kasalanan. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin ang mga singles to join Big Fridays 7:30 p.m. dito sa CCF Center, or pwede rin po to follow our Facebook page and YouTube channel for other updates. And that's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless.